Isang masaya at mapagpalang umaga, mga mag-aaral sa Baitang 8. Narito na naman tayo sa isang i-espesyal na araw. Nagagalak akong makasama kayong muli upang ipagpatuloy natin ang ating aralin. Bago ang lahat, pakihanda muna ang mga kagamitang ating kakailanganin. Tulad ng self-learning module, panulat o sagutang papel o kwaderno, tenga para sa inyong pakikinig, isip sa pag-unawa ng aralin, at pusong handang magpahalaga sa araling ating matututunan sa araw na ito. Kamusta naman ang inyong naging pagtanggap sa talakayaan noong nakaraang linggo? Mas naging malawak ba ang inyong kaalaman tungkol sa pagiging mapagpasalamat? Subukin natin kung naaalala niyo pa ang nakalipas na talakayan. Tayo ay magbalik-aral. Panuto, suriing mabuti ang ilang sitwasyon na nasa unang hanay. Lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat at X naman kung ito ay nagpapakita ng entitlement mentality. Pansin natin, no? May sitwasyon, pasasalamat at entitlement mentality. Sa halimbawang ito, ipinapakita na sa unang hanay ay nakalagay ang bawat sitwasyon. Sa ikalawang hanay naman ay makikita ang salitang pagpapasalamat. At sa ikatlong hanay, makikita ang salitang entitlement mentality. Sa unang bilang, galit na sumunod sa utos ng magulang. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapasalamat o ng entitlement mentality? Lagyan natin ng X ang entitlement mentality. Dahil ito ang ipinapakita ng sitwasyon. Kung mapapansin natin, wala tayong ilalagay sa ikalawang hanay dahil hindi naman ito nagpapakita ng pasasalamat. Para sa ikalawang halimbawa, naalala ni Nelia ang mga kaibigan na tumulong sa kanya noong panahong siya ay may sakit. Ano ang ilalagay natin? Check ba o X? At saan kaya natin ito ilalagay? Sa ikalawang hanay ba o sa pangatlo? Ang sagot ay check. At sa pangalawang hanay natin ito ilalagay dahil ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat. Sa pangatlong hanay, wala na tayong kailangan pang ilagay. Nauunawaan na ba natin ang gagawin? Halina at simulan ang ating pagbabalik-aral. Para sa unang bilang, kahit na makabago na ang teknolohiya at madali nang makapagpadala ng mensahe gamit ang cellphone at ibang gadget, nagpapadala pa rin ng liham o mail at ilang regalo si Elias sa kanyang mga kaibigan. Dahil sila ang tumulong sa kanya na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat kaya o ng entitlement mentality? Ang tamang sagot ay check. Dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat. Para sa ikalawang bilang, dahil sa nagmamadali at mahuhuli na sa kanyang trabaho si Mindy, hindi niya sinasadyang matabig na naging dahilan ng pagtumba ng kanyang katabi. Ngunit, hindi man lang niya ito tiningnan o tinulungan dahil iniisip niya na kailangan na niyang makarating agad sa kanyang trabaho.
at ang sitwasyon ay nagpapakita ng entitlement mentality. Kaya lalagyan natin ng X ang ikatlong hanay. Para sa ikatlong bilang, pagkagising sa umaga, ang unang ginagawa ni Alexa ay magdasal at magbasa ng Biblia. Dahil dito ay mas nararamdaman niyang ginagabayan siya ng Diyos at mas nagiging positibo ang kanyang pananaw. Ang sitwasyon ay nagpapakita kaya ng pasasalamat o ng entitlement mentality. At ang tamang sagot ay check sa ikalawang hanay. Bakit? Dahil pinapakita nito ang pasasalamat. Para sa ika-apat na bilang, sinigawan ni Lina ang service crew dahil sa mabagal na tugon nito sa kanyang mga in-order na pagkain. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng entitlement mentality. Kaya, lalagyan natin ng X ang ikatlong hanay. At para naman sa ikalimang bilang, tinulungan ni Rico na buhatin ang dalang basket ng isang matanda dahil nakikita niyang nahihirapan ito sa kanyang mga bitbit. Ang sitwasyon ba ay nagpapakita ng pasasalamat o kaya naman ng entitlement mentality? Ang tamang sagot ay check sa ikalawang hanay dahil ito ay nagpapakita ng pasasalamat. Magaling mga mag-aaral! Ipinakita nyo na kayo ay may natutunan sa ating aralin noong nakaraang linggo. Maraming salamat sa inyong ginawang partisipasyon. Upang mas mapalawak pa ang inyong kaalaman, ipagpapatuloy na natin ang huling yugto sa aralin tungkol sa pagpapasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa, Part 4. Ano ba ang layuning ating matututunan sa umagang ito? Na ipapaliwanag ang mga angkop na kilos ng pasasalamat. Saan kaya tumutukoy ang bawat larawang ito? Kung ang sagot nyo ay tumutukoy sa pagiging healthy o malusog, tama ang inyong kasagutan. Kung tayo ay magsusuot ng face mask, gagawin ang tamang paghuhugas ng kamay, mag-e-ehersisyo at kakain ng pagkaing mayaman sa bitamina, paniguradong lalakas ang ating pangangatawan at hindi tayo basta-basta kakapitan ng anumang sakit. Marami pang bagay na maaari tayong gawin at iwasan upang makasigurado na tayo ay magiging malusog. Alamin natin kung ano ang kaugnayan ng kalusugan sa pagiging mapagpasalamat. Ayon sa pag-aaral ng Institute for Research on Unlimited Love or the IRUL, natuklasan na may magandang bulot ang pagiging mapagpasalamat sa kalusugan. Una na rito ang paglalaan ng 15 minuto bawat araw na magtuon sa mga bagay na pinasasalamatan ay nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsugpo sa mga bakterya na meron tayo sa ating katawan. Pangalawa, ang mga likas na mapagpasalamat na tao ay mas focus ang kaisipan at
may mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Pangatlo, ang pagiging mapagpasalamat ay naghihikayat upang maging maayos ang sistema ng katawan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng mas malusog na presyon ng dugo at magandang pulse rate. Pang-apat, nagiging mas malusog ang pangangatawan at mas mahusay sa gawain ang mga mapagpasalamat na tao kaysa sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Panglima, ang mga benefactor ng mga donated organ na may saloobing pasasalamat ay mas mabilis gumaling. Napatunayan ng ganitong pag-aaral na ang pagsasabuhay ng pasasalamat ay isa lamang sa mga paraan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatiling maayos ang kalusugan. Bukod sa mga benepisyong na idudulot ng pasasalamat sa kalusugan, nagbibigay din ito ng kaligayahan sa ating buhay. Ayon kay Sonia Liubomirski, isang kilalang psikologo sa pamantasan ng California, may ilang dahilan kung bakit nagdudulot ng kaligayahan sa tao ang pasasalamat. Una na dito, napapataas ang halaga sa sarili. Dahil sa nagagawang kabutihan sa iyo ng tao, napatutunayan mo na ikaw ay mahalaga sa kanila. Ito ang nagbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili at nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang gumawa ng mabuti sa ibang tao. Pangalawa, nakatutulong upang malampasan ang paghihirap at masamang karanasan. Kung mayroon ka ng bertud ng pasasalamat sa kabila ng mga hamon sa buhay, natututuhan mong dalhin ang mga ito ng magaan at tingnan sa positibong pananaw. Ikatlo, nagpapatibay ng moral na pagkatao. Dahil alam mong ginagawan ka ng kabutihan, kaya ibinabalik mo ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng mabuting salita o kilos. Ngunit sa kabila ng paggawa mo ng kabutihan sa iyong kapwa, may pagkakataon na hindi ito binibigyan ng kaparehas na kabutihan. Ngunit kailangan pa rin nating tulungan sila kahit ganon ang ginagawa nila sa atin. Ikaapat, tumutulong sa pagbuo ng samahan ng kapwa. Pinapalakas ang mga kasalukuyang ugnayan at hinuhubog ang mga bagong ugnayan. Pinagtitibay nito ang samahan dahil sa magandang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Panglima, pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Kung ikaw ay tunay na nagpapasalamat sa anumang biyayang mayroon ka, halimbawa, pamilya, kalusugan, tahanan, at trabaho, hindi mo maiisip na ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao dahil masaya ka kung ano ang mayroon ka. Pang-anim, hindi sumasang-ayon sa negatibong
emosyon. Tinatanggal nito ang mga negatibong damdamin tulad ng galit o kasakiman. Sa totoo lang, mahirap maging magagalitin kung ikaw ay lubos na nagpapasalamat sa iyong buhay. Pangpito, tumutulong upang hindi masanay sa pagkahilig sa mga material na bagay o sa kasiyahan. Marunong kang makontento sa kabila ng pagkakaroon mo ng mga simpleng bagay o gamit. Tandaan natin na mahalaga pa rin na ikaw ay marunong magpasalamat sa mga mumunting biyayang iyong natatanggap. Tulad halimbawa ng pagmamahal sa pamilya, kaibigan, at lalong-lalo na sa Diyos. Kung sa oras ng pagsubok at lubhang napakahirap bigkasin ng salitang salamat, maaaring idaan muna sa refleksyon at mataimtim na panalangin upang tulungan ka na buksan ang iyong puso at tanggapin ang iyong lahat ng nararanasan ng buo ang pagtanggap at positibo ang iyong pananaw. Kamusta ang naging pagtanggap natin sa aralin ngayong araw? Nawa ay marami kayong napulot na aral. Upang makita kung ano ang inyong natutunan, sagutin natin ang maikling pagsusulit. Panuto, tukuyin at pagbukurin ang mga salita kung ang pagpapasalamat ba ay nagpapakita ng magandang dulot sa kalusugan o kung ito ay nagbibigay kasiyahan. So kung makikita ninyo, meron tayong dalawang kolom. Ang kolom para sa kalusugan at para naman sa ikalawang kolom ay ang kasiyahan. So maya-maya makikita nyo ano-ano ba ang mga salitang ating pagbubukod-bukurin at ilalapat sa bawat hanay na ito. Unang bilang, nagdaragdag ng antibodies upang sugpuin ang bakterya sa katawan. Para sa pangalawa, nagpapataas ng halaga sa sarili. Para sa ikatlo, mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Pang-apat, nagpapatibay ng moral na pagkatao. Pang-lima, pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Pang-anim, mas mahusay sa mga gawain. So tingnan niyong mabuti at piliin kung ano ba ang para sa unang hanay at alin naman dito ang para sa ikalawang hanay. So piliin nating mabuti kung alin ba dito ang para sa unang hanay at alin naman dito ang para sa ikalawang hanay. Okay. Tingnan natin ha kung nakuha ba ng bawat isa ang tamang sagot. Para sa unang hanay, ang bilang isa. Nagdaragdag ng antibodies upang sugpuin ang bakterya sa katawan. Para naman sa ikalawang hanay, ang bilang dalawa. Nagpapataas ng halaga sa sarili. Para naman sa unang hanay ulit, ang bilang tatlo.
mababang pagkakataon na magkaroon ng depresyon. Para naman, sa ika-apat na bilang, ito ay nasa ikalawang hanay na kung saan nagpapatibay ng moral na pagkatao. Ang pang-anim na bilang naman ay nasa unang hanay na kung saan mas mahusay sa mga gawain. At para sa panghuli, ang ikalimang bilang na kung saan pumipigil sa tao na maging mainggitin sa iba. Okay? Tingnan natin, sino ba ang nakakuha ng anim na puntos? Mahusay mga bata! Ikinagagal akong malaman na kayo ay may natutunan sa ating huling bahagi ng aralin. Nawa ay sabay-sabay nating ipamuhay ang bawat aralin ating natutunan sa araw na ito. Para naman sa inyong takdang aralin, panuto, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng isang talumpati ng pasasalamat, sino-sino kaya ang gusto mong pasalamatan? Sa isang papel, bumuo ng isang talumpati na naglalaman ng mga taong gusto mong pasalamatan. Isulat din kung paano sila naging parte ng iyong buhay at nakatulong upang ikaw ay mabuhay ng maayos. Ayon sa Epeso chapter 1 verse 6, magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Siya ay mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Hindi lang tayo dapat nagpapasalamat sa mga taong ating nakakasalamuha. Una nating pasalamatan ang Diyos dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo dito. At dahil sa buhay na pinagkaloob niya, kaya araw-araw tayong nagiging matagumpay sa bawat pagsubok. Muli, ako si Binibining Rubelin E. Gabriel ng Disciplina Village, Bignay National High School. Magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.